Napakayabang ng Dambuhala at tinawanan si Lolo dahil napuruhan ang noo nito sa laban. Isang 65 years old na lolo ang lumaban sa bata at jambuhalang kalaban. Dihado man ang lolo sa laban at napatalsik pa ito ng kalaban, hindi ito umurong sa laban. Sunod-sunod na siko ang pinakawalan sa ulo ni lolo ng jambuhalang kalaban. Dahilan upang ito ay lubhang masugatan. Kahit na napabagsak na ang lolo, muli itong tumayo at pinabagsak ng dalawang beses ang jambuhala at batang kalaban. Sa huling dalawang body shot na pinakawala ni Lolo ay bumagsak si Majin Buu. Nag-agaw buhay talaga ito dahil kinapos sa hangin at nahirapang huminga dahil sa matinding body shot na pinakawalan ng Lolo nating bida. Sa bansang Thailand, may isang 65 years old na lolo ang lumaban sa Muay Thai. Dihadong-dihado dito ang lolo dahil ang kanyang makakalaban ay parang tangke ang katawan. Bundat na bundat at jambuhala ito. Kitang-kita ang laki ng diferensya ng pagkakaiba ng kanilang pangangatawan. Kaya sa tingin ng mga tao, first round lang ang itatagal ng lolo sa laban at isang bulati na lang daw ang hindi pa nakakapirma para bumigay ang kanyang katawan. Bago magsimula ang laban ay gumawa muna ng ritual ang dalawang maglalaban dahil hindi biro at buwis buhay talaga ang sport na kanilang pinasok. At sa araw na ito, ang laban ng Lolo versus Majin Buu ay mabibigyan na ng tuldo. Round number 1, parang baboy na pambentang pambenta na dahil sobra na sa timbang si kuya. Malaki lahat sa kanya at walang magawa ang lolo nating bida. Puro siko na ang pinapakawalan ni Reker na may kalahating bandolt, pero pinagpanglang ni Lolo ang mga siko nito sa ulo. Sa pagpasok ng round 2, sobrang seryoso na ang dambuhala at pinatalsik ang matanda. Naging super intense na ang laban dito at ayaw talaga magpatalo ni Lolo. Sunod-sunod ang headshot na pinakawala ng matanda na naging dahilan para mapabagsak ang dambuhala. Tumayo ang mataba at muling lumaban. Ginamitan niya ng elbow si Lolo at napabagsak sa laban. Pero ang ating bidang matanda, kalabaw lang daw ang tumatanda. Muli itong tumayo at laki pagbasagan sa mataba. Dito ay napuruhan si Lolo sa may bandang ulo. Dahilan upang sa susunod na round ay dudugo ang kanyang ulo. Tama,
Sa pagtatapos ng round 2, hingal kabayo na ang dambuhala. Kinakapos na ito sa hangin at nagiging walo na daw ang kanyang paningin. Sa round number 3, grabe na ang mga siko ng matabang kalaban. Dahilan upang tuluyan ang masugatan ang ulo ni Lolo sa laban. In overpower talaga dito ng mataba ang kawawang matanda. Pansamantalang itinigil ng referee ang laban dahil ang noo ni Lolo ay lubha ng nasugatan. Pinasuroy muna ito sa doktor kung pwede pa bang lumaban. Pero sabi ni Lolo, malayo daw sa bituka kaya tuloy pa rin ang laban. Sa round number 4, si Lolo ay parang naging asong ulol, lalong tumatapang habang nasusugatan. Siya ay nakipagsabayan talaga sa dambuhalang kalaban. Dalawang suntok lang sa tiyan ng mataba ang kinailangan ng matanda. Nawala na ito ng hangin at ang kanyang bodega ay pumutok na pala. Pinabagsak ng Super Lolo na matanda ang kanyang kalabang dambuhala. Sa tindi ng pinsala, nawala ng hangin at nag-agaw buhay ang mataba. Hindi inaasahan ng mga tao na mananalo si Lolo. Sa kanilang pagkamangha, lubos talaga silang napahanga. Kaya ka po ba ang pagkakamangha? Kaya ka siyang manhuwa.